yan lang po ang ma-share natin sa na-experience po natin sa pag babuyan na sa pag ano gawing inahin po. Dito yan 14, so 14 heads. Ito yung mga sample po natin. So yan 14 heads. So yan dito 14 heads. Patong-patong talaga sila. Ayan. So, ayan. Grabe yung hapon. Ayan, kakalabas na namin ang dalawa doon. So, yan po. Tapos na kami doon sa patining. So, wala lang naiwan. Ayan. Hindi ako nakapag-video kasi sobrang lakas ng ulan. So, ayan po. Dito na naman tayo. Sabay sa ano natin. Nanganak. Ayan si Papa Lods. Ayan. May ano, may bisita tayo. Ayan. Ayan. Bagong panganak. So, apat na. Ayan. So, mamaya update tayo kung ano, ilan yung anak niya. So, sana maganda rin na ano, yung panganak niya, yung pag-deliver niya. So, ayan po. A few moments later. Good evening sa lahat. Ayan. So, what's up? Ginagawa mo. So mga ka-piggy, so ayan. Ayan, dito tayo sa babuyan natin. Medyo gabi na. Kasi, ayan naman po. Yung blessing natin. Adios. Ayan. Pa, tuloy na pa. Yun, 14. So ayan, 14. Heads. Tawa na natin, piglet. May mga gagmay pa? Pinagagbo. So, may mga, ano, may mga maliliit. So, ayan. Ayan, good news po. Ayan. Ito yung napakagandang, ano, na hindi nanganak ng, ano, ng gitna ng gabi. Ayan. So, ito talaga, ito yung pinaka-paborito kong inahin. Napakasikreto pa ng timbang. Ang liliit ko ng tingnan, pero pag tinimbang, ang bibigat. Pero, mas, ano talaga, dito. Ang pang-pamilak niya, maramihan din. Ayan, good news po. Kapila na yung para pa. Ayan po, oh. Tingnan nyo. Ayan. Pangwalo. So, ito yung pangwalo niya ngayon. So, 14 heads. Ayan mga kapigi. Grabe talaga. Walang patay pa, walang patay. Ha? Sayan pa na ang buhay. 13. So 13 pala yung buhay. Tapos yung isa katay po. So yan. So yung dati sila pa na yung una pa sana. Yung dalan eh. Ano? Parang 15. So yun pala yung una. Yung wala pa to 15. Tapos ang buhay talaga yung buhay pare. Crazy na lang yung buhay kasi yung isa nahigaan. Ayan. So, parang ano din, crazy rin. Ayan. So, yan po ang ano natin. So, yan po mga kapili. Ito yung isang lagayan. Ayan. Yung lagayan po dito. Isa lang to. Tapos wala kaming ano, wala kaming bakante. Ayan, wala
kaming bakanting lagayan po. Hinati lang namin, nilagyan po namin ng ano, dito, sa bayan. Ayan po. Ayan, yung view namin dito. Grabe, ang dilim po. Thanks God. Wala naman, maka-recover naman siya. Medyo, okay naman yung deliver sa pangalat niya. Ayan po, mga ka-PG. Dito natin. Mga alaga natin yan, no? Dick! Ito yun. Oh. Maliksi na. Maganda. Excuse. Maganda talaga pag sumunod tayo sa ano. Sa procedure po. Paano natin alagaan yung dick natin. Kapag una, naka-vitamins tayo, naka-nutri-drainage. So, sabay natin yung ano yung pusod, dapat talaga ano natin, na masarado yung pusod. Ayan. Tapos sa pangatlong araw, ayan, mag-a-iron tayo. Bigyan natin ng ano, para malusog lagi yung ano natin. Tapos, huwag natin ka, ano, yung inahin. Ito. Yung inahin natin, dapat malusog lagi, laging busog. Ayan. Ang pagkain niya, yun, isog kilo pa natin, sa kilo? Nagising kilo po ng pagkain. Sa kainan talaga, sa umaga, at saka sa hapon. Pag sa tanghali, ano lang, kalahati yung kilo. Ayan. Ayan po yung malalaga natin. Kailan na ba? 2, 4, 6, 8, 9, 12, 12. Ayan, walang pantay lahat ng ano. Lahat ng laki niya. Yung walang maliliit. Ayan. Tapos, ayan po. Si Pabi, Papa Lods. So, ganyan si Papa. Nakaano talaga lagi. Nabantayan niya lagi yung ano, yung bait. Marunong ng bibingi. Yan lang po ang napakahirap sa pag ano sa pag ano sa ano po sa mga biik. Hindi pa kasi marunong magano kung saan sila nakabide. Buhalo po. So ayan. Sa pangalawang araw, medyo nakaano na, nakatabor na. Medyo naka kung saan sila makadide. Sa pangatlong araw, yan. Pwede na natin ano, iwanan ko. Oh, tingnan nyo, kano karami, parang mga uod eh. Ayan po. Galing. Ayan po mga kapigi, ang galing po. Ayan. Excuse. Ayan, manood lang kayo kung ano po yung ano natin. Maliit natin, napakaano talaga. Sarap talaga sa pakiramdam na ganito yung mga alaga natin. So, yung ulit na dito, yun. Grabe makasipsip ng ano, gatas. Dito, tulog. Ganyan pa tayo. Isa, grabe yan. Para klaro. Ayan. Para mga uon mga kapigyo. Ang dami. So, ang due date talaga niya ay bukas sa 24. So, ganun rin dito.
hindi talaga umabot ng due date niya. Ito sa ano to eh, sa 21. Tapos nanganak siya ng 20 sa tanghali. Ito natapos ng hapon. Minsan talaga may ano, may maaga talaga. Kalimitan po may ano, naka-experience kami na sumubra talaga sa araw. Umabot po ng ano, ng 6 na araw. Grabe. Nag-alala talaga kami kung paano, anong gawin. So yan, tinuntak talaga namin agad yung ano, yung fitnessya namin kung bakit ganon. So yan po, may binigay silang ano, may tinurok po. Tapos, ayun. So, pag, ano, pagpanganak na nila. Ang dami po. Ang dami, tapos, kasi sobra sa araw, ang lalaki po. Ganyan kalaki o, yun. So, yan. Sumubra. Ganyan, o. Oh. Yan. Ang dami po mga malilit. So, yung ganyan po, yung pag maka-experience kayo ng ano, yung mga 6 na araw. So, yan. Na-experience. Isang beses lang naman yun. Isang beses po nangyari sa amin. So, bakit nagkaganon po? Ang tanong. So, yan. Dapat nating i-share to sa mga ganyang experience. So, yan po. Sa mga ganon, kalimitan po kasi dapat talaga na marunong tayong magano sa mag ang tawag nito na gawing inahin po. Dapat may alam tayo kung ano nating kung paano pipili ng inahin. So yan, mga ganyan. So yan, sa harap kung pipili kayo, huwag dun sa una, dapat sa pangalawa hanggang tatlo. So yan po, pipili kayo nandyan sa harap. Yung dalawa na yan, yung nakaiwan, naiwan o yung dalawa. So dyan kayo pipili ng babae. So, hanggang baba, baba po. Dyan kayo pipili. Pag sa gitna naman, medyo okay-okay naman. Mas maganda talaga pag ganun, nasa pangalawa o pangatlo. So yan po. Tapos pipili kayo ng ng ano, tingnan niyo yung ari ng biik. Tap kung malaki ba. Huwag kayo pipili ng maliliit. So, makikita naman natin diyan eh kung maliit ba yung ari. Huwag yung nakatayo. Nakaganon yung ari ng babae. Dapat nakaganon yung nakababa yun, yung ganon. Yun. So, pag pumili kayo, hindi ganito ha, na bagong panganak, pipili kayo na nasa isang linggo ba o dalawang linggo. O isang buwan ba, ganon. Diyan kayo pipili kasi makikita niyo yung forma ng biik. Yun, makikita niyo yung kung pwede ba na gawin itong biik, masigla ba, o maganda ba yung magiging inahin. Ayan. So yan, balik tayo doon sa ano, sa ari ng ano, ng biik. Dapat hindi nakatayo. Kasi kalimitan po sa ano, sa nakatayo, ang dami pong patay. Tapos yun, ang nangyari, tumagpas po ng mga ilang araw. So yan, so minsan talaga nang nangyari ng mga ganon. Na lumabot po ng ano, ng 6 na araw. So, ayan. Mas maganda talaga na yung ari ng ano, ng magiging inahin dapat naka gano'n, nakababa. Ayan, oh, yung mga gano'n, oh. Ayan, oh, ano mo, hindi makikita. Dapat nakababa talaga. Kasi yung mga biig, pag manganak yung inahin natin, dire-diretso, labas-labas talaga, kasunod-sunod yung ano, yung mga biit. Kapan, napala. Oh, dami. Meron pa, oh. Yun. Eh. Ay,
So yan po mga kapigay, hindi talaga naka-recover yun, no? Yung lumabas kanina. So yan, patay. So yan, pang 15 yun. So yan. So itong inahin natin, maliit yung puwerta niya. So yan po ang sampul natin. Kasi ito, na ba't naging inahin namin to, kasi kasi yung mga kaano niya, yung mga kasama niya dati, puro mga lalaki. So isa lang yung babae. Kaya na pusige namin na gawin naming inahin. Kasi ito na lang talaga yung naiwan, kasi yung yung mama niya, yun, sobra ng ano, tanda, nakakarami na rin ano, na nanganak. So yan. So si Papa na napusige talaga namin na maging ano namin, gawing inahin. So yan. So kalimitan talaga sa ano man namin, sa mga inahin namin. So mga ano talaga, mga malalaki yung mga ari po ng ano namin, mga inahin. So yan. So yan po ang sample po sa ano, sa sinasabi ko na dapat pipili tayo na malaki yung ari po ng ano, ng inahin natin. Para paglabas diretso. So yan po. Yan po ang ano natin. Yan po ang sample na matagal talaga lumabas yung ano, yung biik. Ayan. Tapos pipili tayo ng didi. Ay pipili po tayo na sa 14, 15 or 16. 14, 15, 16 na didi po. So ayan, dapat ganyan po ang pagpili ng magiging inahin. So pag 12 or mga 11, so ayan po kalimitan talaga na ng mga anak na ng mga ano natin. So yung mga biit, kaunti lang talaga. So ayan, ito umabot ng ano, ng 16 po ng didi nito. Ayan. So ganyan po ang resulta. Ang dami po. So yan lang po ang ma-share natin sa na-experience po natin sa pag babuyan na sa pag ano, gawing inahin po. So yan. Nakikita na naman natin na ang resulta po sa mga ginagawa natin sa pagpili po ng magandang inahin. So sa mga ganyan, o 12. Tapos dito, so yan. Yan dito, yung 12 rin, 12. So yan. Tapos dito, yan, 14. So 14 heads. So yan po. Ito yung mga sample po natin. So yan, 14 heads. So yan dito, 14 heads. So patong-patong talaga sila. Yan. So yan dito. So yan dito ay, ano? 11 heads. So yan. So yan dito. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, 11 heads. Ayan, ang dumi nila. Kasi sa mga ganitong edad, mapaliguan na natin pag pag-init po. So, pag malamig yung panahon, so, wag nating liguin kasi magtatae. So, ayan po. So, dito, ayan, bakante na po. Ayan. So, dito, may isa pa kasi yan, wala na. So yan. So yan po ay magiging inahin natin yan. So yan. So maganda ang lahi niya yung ano natin, ang tinuha natin. So yung mata niya puti sa kabila, tapos si dito itim. So normal lang yan. So yun, kumuha tayo ng magandang ano, inahin. So mga ganyan.
16 na bili po siya. Ayan. Yan dapat. Tapos, titingnan natin na buhay talaga lahat yung mga bili. Nakatayo talaga. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa taas. So, nandun si Papa. So, ano bang oras ngayon? 7:30. So, ayan. Kailan to ni Dani pa? Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan, 12. So, 12 heads. So, ayan. So, ayan po ang sample natin sa ano natin, sa mga kung paano natin mag-alaga, kung paano natin magkaroon po ng daming mga anak. So, ayan. So, dito, ito na lang yung naiwan. Nabinta. Nabinta na lahat. So, yung barako namin. So, yung dito, ayun. Pila to ni pa? Napo? So, ayan, 10 heads pala to. Ito lang yung, ano, maliit lang sila. Hindi sila... Kasi yung inahin yung mga ganitong inahin, yung una, ano lang siya. Pila to una pa? Lucy. So, yung unang panganak niya, 12 heads. So, ngayon, 12. So, ganun na rin yung kapatid niya. Ay, yung kapatid niya, medyo marami yung ano niya. Anak. So, ayan. So, ganyan po ang sample natin. Kung paano gawin na maparami yung ano, anak ng inahin natin. So, ayan. Dami talaga nagtatanong sa atin. Paano kayo nagkaroon ng ano? Kung paano niyo pinarami yung ano? Yung mga piglet. Ay, Glenn. Oh. Hey, dili pa kayo para lumaki.